Magandang araw. Ngayon nga po ibigay po natin ang mga latest update, controversy at issue sa PBR Enforce Conference 2024. Bigyan natin ng preview ang magiging laban ngayon. Bagong paliga about sa volleyball, magbubukas again. Ano kayang paliga ito? Lahat po natin pag-uusapan, kaya bago ang lahat guys ay nakikiusap po ako, please. Huwag niyo nang pong kalimutan mag-like, comment, i-subscribe and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Dahil karamihan po sa aking mga manood na hindi pa nagsasubscribe, pa-subscribe naman, maraming salamat. Sa ngayon nga ay pulbi naman ang magbabakbakan ngayong araw dahil na-postpone po ang laban ng July 25 ay na-move po ito sa August 8. Kaya naman ngayon July 27 ay talagang aabangan natin at pag-usapan natin kung sino ba ang posibleng manalo ngayon ng mga team at atin umpisahan na ang game schedule ngayon at pag-usapan. Una, magbabakbakan nga ang Signal HD Spikers versus Capital One Solar Spikers ngayong 1 PM. Pil Sports Arena po ito magaganap. Alam naman natin na sarang po ngayon ang Signal at wala pang talo. Kaya naman, susubukan nila ang Capital One Solar Spikers na mapabagsak. Lalong-lalo pa, base sa last performance o last game ng Capital One ay na-is 3 straight sets nga nila ang defending champion na Petrogas Angels. Kaya dapat hindi magpakampante ngayon ang Signal HD Spikers kahit malakas din ang kanilang import. Kung tutuusin ay halos pantay po ang lakas nila. Magaling din si Abel bilang depensa ng Signal, kapalitan ni Don Makandili Katindig dahil sa commitment nito sa Alas Pilipinas. Ngunit palaban din ang Capital One Solar Spikers pagdating sa depensa, kaya may ibubuga din. Magkakaalaman nga ngayon ang lakas ng dalawang import na si Perez at Tushoba na talaga namang sila ang magdadala sa game na ito, kaya magiging bakbakan ang laban. Kung tutuusin ay medyo kakabahan talaga ang Signal sa lakas ng Capital One na nang sindak talaga sa Petrogas. Natalo man ang Capital One sa Akali Chargers, ngunit nang gulat nga talaga sila at hindi dapat magpakampante ang Signal. Kaya guys, sa tingin ninyo, pahirapan din kaya ng Capital One ang Signal HD Spikers? Anong team kaya ang mananalo? Capital One or Signal? I-comment nyo na guys. Samantalang sa second game naman, Akali Chargers versus Petrogas, makayanan din kaya ng Petrogas ang Akali? Gayunpaman, tinalo ng Akali ang Capital One na nag 3 straight sets sa Petrogas. Well, gustong-gustong makabawi ngayon ang Petrogas Angels as defending champion dahil sa pagkatalo nila sa Capital One. Kaya naman syempre, hindi sila magbibigay agad-agad ng pagkapanalo ng Akali Chargers. At tiyak na pinaghandaan din ng Petrogas ang Akali, gayunpaman na malakas din ang import ng Akali Chargers. Natiyak na magiging maganda din ang bakbakan ng dalawang team na ito. Ganun pa man, kung tutuusin ay hindi pa masyadong ramdam nga si Salas kumpara na makaraang conference na talagang napakalakas niya. Ngunit hindi basta-basta ang Petrogas dahil may Brock Van Sickel pa na ala import din ang lakas. Kaya syempre, as defending champion ay hindi basta-basta magpapatalo lang sila sa Akali Chargers. Kaya naman abang na lang po natin ang performance nila ngayon, kung talaga namang aangat din at pinag-aralan ang laro ng import ng Akali Chargers para magkaroon silang chance na manalo dito. Kaya good luck na lamang sa both teams. Kaya guys, sa tingin ninyo, manalo kaya ang Petrogas sa Akali Chargers? I-comment nyo na yan. Samantalang sa last game nga, magbabakbakan din ang bagong team na sa Scoffy Thunderbells versus Chocomucho Flying Titans, 5 PM ito. At sa PhilSports Arena pa rin ito magaganap. Dahil nga sa past performance nga ng Chocomucho Flying Titans, ay talaga namang marami nga ang nagsasabing talagang baka hindi makapasok ngayon sa semifinals ang Chocomucho Flying Titans. At marami rin nagsasabi na talaga namang baka tapatan ito o matalo pa ng Sauce Coffee. Maraming man nagkakalat na balita na hindi masyadong effective nga si Faki ang kanilang import. At talaga namang nawala ng laro ngayon ang Chocomucho dahil nga sa kadahilanan na wala ngayon si Sisi Rondina. Marami nga nagsasabing malaking kawalan nga si Sisi Rondina sa Chocomucho. Kahit pa may pumalit dito kagaya ni Dindi, ay talaga namang hindi masyadong effective kumpara sa performance ni Sisi Rondina. Ito ay base lamang sa ating sasagap na balita galing nga sa netizens. Kaya naman, tignan na lang po natin mamaya kung talaga makabawi sila sa bagong team na Sauce Coffee, na alam naman natin na talaga nang posible din nilang matalo ito. Ngunit kung ibabase natin sa performance ng Sauce Coffee last na game nila, ay talagang palaban din ito. At hindi din basta-basta ang Sauce Coffee at baka mahirapan din ang Chocomucho kung sakali man hindi maganda ang laro nila. Kaya guys, kung kayo ang tatanungin, sa tingin ninyo, matalo kayo ng Sauce Coffee ang Chocomucho? Kung ganun pa man ay i-comment nyo na yan. Samantalang magbubukas na naman ang paliga o bagong paliga ng volleyball sa ating bansa, ito ang MPVA na may bagong season na naman na talaga namang aabangan din ang lahat. At nagkaroon na nga ito ng meeting sa San Juan City. Kaya naman
alam naman natin lalo pang sumisikat ang volleyball sa ating bansa. Hindi lamang PVL, UAAP, NCAA, Shiki Super League. Kaya naman ito ngang MPVA ay isa rin paliga para sa mga gustong maging volleyball player at magpalakas. Kaya good luck na lamang sa papasok ng mga team dito. Samantalang Russian Import nagsalita na about sa ating system sa volleyball sa ating bansa. Hindi niya masyadong nagustuhan na medyo mababang quality lang daw ang ating volleyball kung ikukumpara nga sa ibang bansa kagaya ng Japan at sa kanilang system sa Russia. Maraming ang Pinoy fans ang nag-react dito at marami ring nagsasabi na totoo naman ang sinabi nitong si Marina Tushova na hindi raw masyadong kalakasan ang ating volleyball, ngunit talaga namang ginagawa din lahat, especially ng mga players natin o sa PBL, para mag-improve lalo at may ilalaban sa international kagaya ng Japan na talaga namang hindi masyadong katangkaran ngunit magaling sa depensa. Kaya guys, para sa inyo, nainis ba kayo sa sinabi ni Marina Tushova about sa quality ng volleyball sa ating bansa o talaga namang sangayon talaga kayo at hindi kayo maiinis sa kanyang sinabi? Kung ganun pa man ay i-comment nyo na yan. Samantalang i-remind ko lamang at supportahan din natin ang Men's U18 Volleyball Championship na may meron din tayong pinadalang players. At talaga namang magaganap nga ang laban nila bukas na, laban sa China, at sa next day sa July 29 naman, laban naman sa Iran. Kaya naman syempre dapat nating supportahan ang sariling atin, malay natin ay magka-podium nga ang Men's Volleyball Team U18 na talaga namang ipagmamalaki natin. Kaya good luck na lamang sa team. Samantalang Coach Fabio Menta, pabago-bago nga ang pagbibigay ng prediksyon kung sino nga ba gayon ang mananalong conference na ito. Sa ngayon nga ay 52% ang Petrogas, 6% ang Charitigo, 33% sa Creamline at Chocomucho naman ay 9%. Dahil nga binabase nga ni Coach Fabio Menta ang kanilang performance at talaga namang nadismaya siya sa ngayon sa Chocomucho Flying Titans at ginawa niya pa ito. Joke na talaga namang binaligtad niya pa ang PBL standing na dati ang nasa top 2 ang Chocomucho na nasa unan ang Creamline. Dahil nga dito ay marami nag-react na netizens na naman sa post nga ni Coach Fabio Menta. Kaya guys, anong say nyo about dito? I-comment nyo na. At sa ngayon nga ipatuloy pa rin ang training na ginagawa ni Alyssa Valdez at malay natin mambulaga siya soon at makapaglaro na sa Creamline Cool Smashers. Na alam naman natin maraming fans ang nag-aabang sa kanyang laro at na-miss na siya kagaya ni Tots Carlos. Kaya get well soon Alyssa and Tots. Samantalang bati naman natin ng happy birthday si Natea Gagati ng sa Thunder Bells at itong si Kim Kennedy ng PLDT. Happy happy birthday. Di pa naman sila makapaglaro ngayon dahil nga itong si KKD ay patuloy na nagpapagaling sa kanyang injury at si Tia Gagati naman ay may commitment sa Alas Pilipinas ay talaga namang ay naaabangan din talaga siya ng kanilang fans na makapaglaro na sa kanilang team sa PBL. Kaya happy happy birthday ulit. Kaya guys, anong masasabi niyo sa ating topic for today? Ganun pa man ay comment niyo na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates.